Buhoy, share ko lang. Ito yung mga kasama natin ngayon. Nagkakilala kami sa Kumu dahil sa isang bagay. At yun ay dahil lahat kami ay addict sa paglaro ng mga Kumu game. Ganyan. So isa ako dun sa mga nagpapalaro. At yung iba din sa amin, madalas naglalaro at nagpapalaro din. Welcome to the Buhoy Podcast. Ang episode natin ngayon ay Confessions of a Gameaholic, ang mga addict ng Kumu. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa Kumu Games. Kung saan ba nagsimula ang pagkahilig namin or natin sa paglalaro ng Kumu Games? Ano yung favorite nating nilalaro sa Kumu? At ano yung moment na masasabi mo na na-addict ka na talaga? Gameaholic ka na. Ang podcast na ito ay available sa Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, and Stitcher. Just go to podcast.buhoy.com for more info. Ayun. Ang mga guest natin ngayong gabi ay simulan natin kay Darks. So mga Buhoy fans, ako po si Darks. Excited 26 sa Kumu. Nagpapalaro po ako ng Darks Games. Hello, yeah. Ako po si Fortis 92 and sa Kumu. And yung nagpapalaro ko, iba-iba. Mga ulang title. So lang may isipan ko magpalaro. Pero yung unang-una kong pinalaro is yung 2019 mythology games. So all about mythology. Sorry. And since then, maraming ako mga napalaro. And kalaro-laro din ako ng mga streams. Hello. Hello po, Ras po. Kung gusto niyong makalaro ng Jeopardy based sa Real Jeopardy game sa US, mahanap niyo po ako sa Kumu. Yun po yung siguro main content ko or main na palaro sa Kumu. At Ras underscore with 5 S's in it. Thank you po. 5 na yung S ng Ras mo? 4 po. Oh, okay. Four, with 4 S's in it. 4 okay. S underscore. Okay, okay. Hey everyone, it's Jesse the Fresher, just your average fat house cat who loves to complain about everything. And again, I'm one of the guests for tonight's audio. Anong mga pinapalaro mo sa Kumu at share naman. Ay, ayoko nga i-promote yun. Ayoko. Okay. And last but not the least, ininyerong sabogian. Hello guys! Tapatan mo yung kay Jesse. Sige. Ako po si Ian, ininyerong sabog sa Kumu and syempre sa lahat ng mga nagpapalarong kasama dito, hindi mawawala syempre yung maglalaro. So ako yun. Yung sobrang daming nakukuhang diamonds sa aming lahat. Tsaka Gcash. Hindi naman. Okay. So simulan na natin kagad. Ito, ay wait lang ako pala. Ako nga pala si Chikoy. Papalaro ako sa Kumu ng kung ano nung laro. Ang dami ko na pala palaro. No? Illumania, Hating Gabi, 4 characters, music video, at yung ngayon knockout tingin. Tsaka Bulsa o Basura. Yun. Dami kong palaro. Pero yun nga, ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa mga Kumu games na pinagbuklod tayo dahil sa mga hashtag G natin sa Kumu. So sisimulan natin ngayon sa origin story. Paano nyo na-discover yung Kumu at ano yung the in terms of sa paglalaro sa Kumu, ano yung parang pinakaunang-unang yung experience? Sino gusto magsimula? Well, ako yung first encounter ng kapin yung Kumu, ano, medyo scam kasi scam yung dating sa YouTube ko siya na discover sa isang video na super energetic ng nagsasalita sa video, tapos sinabi you can win up to ilan ba yun, 50,000 pesos mga ganun. Yun ang inaano ko, doon ako na ano, na intrigued ako sa, tapos ayun kung tagod ako sa Play Store, then din ako bumili. Ayun, nung pagka-download mo ba ano na nang ano tawag doon, na disappoint ka na wala talagang 50,000? Na kung first ko na ano, ayun, na-realize ko na mga game show Hatian pala. So naalala ko yung time, sobrang inis ko dyan na Hatian palagi. Kilala niyo ba si Mami Resh? Isa siya sa mga una kong kilala sa Kumu. Tapos siya ay parang employee ng Kumu. One time nagpima ko sa kanya, at that time kasi parang close kami ng konti. Tapos nag-suggest ako sa kanya kung paano dapat gawin yung show. para ano, ang haba ng ano ko, hindi na dalawang paragraph. Ano yung suggestion mo pala? Kung naalala mo, it has something to do with yung para yung number of winners konti lang. Tapos syempre sa bawat pair na yun, mas malaki yung makukuha. Instead of 1,000 plus yung makakamananalo or 1,000 plus. So yung Hatian maliliit. So, parang hindi ko na maalala yung specific na. Pero nireplyan ka ba? Sinabi man lang ba na okay pag-isipan namin or wala? To be fair to me, ang sabi niya kasi sa stream niya ay i-PM mo lang.
So, pinain ko siya. Pero hindi naman siya nag-reply. Eh, pero kasi yun game ka na ba? Parang hirap mag-expect dun kasi baka magalit naman yung mga tao na konti lang yung winners. Ba 2,000 yung naglalaro doon dati? More than... Yeah, feel ko naman mas majority ng tao mas pipiliin nila. Konti lang mananalo pero malaki naman. Yung price. Oh, yung para sa competition. Maraming mananalo tapos 5 pesos lang. Totoo naman. Kayo, yung iba ba, meron, nakaka-relate ba kayo kay Darts? Sumali din ba kayo sa Kumu dahil sa pangakong 50,000? Ako personally, hindi. Ay, pero sumali rin ako dun sa idea na merong pera sa Kumu. Kasi ang nauna talaga mag-Kumu sa amin, dito sa bahay, kapatid ko, yung nakabataong kapatid. Hmm. Noong pandemic pa to, simula ng pandemic, like August 2020, nag-chat na siya sa akin, nag-sabi siya sa akin na ano na. Kaya gusto mo na ano, wala ka namang ginagawa ngayon, pandemic, gusto mo ng pera, ganyan. Merong shop app na sinasabi sa akin. July pa lang or first week ng August, sinasabi na sa akin yung Kumu. Hindi ko pinapansin kasi feeling ko scam siya. Kasi may mga ganun rin na nakikita dati yung mga social media apps na meron daw pera or mga game na meron mga pera. Eh kadalasan, hindi naman talaga totoo. Pero nung trinay ko siya, August 20, I think, that was August 20, 2020. First night, nalun ako sa kanya kasi nakikita ko siyang nag-bring me. Yun yung mga nilalaro niya dati nag-bring me. Tapos nanalo daw siya. Tapos first night, dinalo ko siya. Nanalo ko agad ako ng 150 pesos. So, ayun, parang sabi ko, totoo nga, I mean, ano siya, true lang, na meron niya talaga siya nga, depende rin sa mga nagpapalaro, sa mga ganun. Pero first night, beginners luck, 150 pesos agad yun ang palanunan ko. Ano siya, the rest is history. Nagtuloy-tuloy na siyang maglaro. And hindi pa ako nagkaroon ng, na-interest din sa mga game shows. Though, trivia game siya, kasi interest ko yun. Hindi ko siya trinay, kasi alam kong maliliit lang yung pera. Kaya maliliit lang yung price. Oh, sa true lang kasi kung ikaw, meron ka sa bayan, may kita mo yung isang nagpapalaro. 50 pesos, isang round. Pipiliin mo doon sorry na ako mo sa mga dati mo yung palaro. Kung pipiliin ka doon sa game show na 15 minutes, 30 minutes, pero ang makukuha mo is 10 pesos, 5 pesos. So mas mababa pa. Siyempre, pipiliin ko na lang ano yung oras ko doon sa mga solo streamers na nagpapalaro na mas malalaki. And mas that talaga. Sa true lang. Tapos, naalala ko na parang first week, nanalo ko agad ako ng 500 pesos. So, was in the box. Yun yung isa sa mga pinakamalaki kong napalanunan sa isang round lang. And ang pinahulaan niya lang ay paintbrush. Ganun pa dati yung standard ng games. Sobrang ano pa. Wala pang mga tatak-tatak. Di ba lang ngayon parang branded? True. Paintbrush lang yung ano, yung bird, yung item. And nanalo ko ng 500 pesos. Birthday niya kasi yun. Kung kilala nyo, shout out, Mineto. Nice. Yun yung pinakamalaki mong napalunan sa isang game, 500 pesos. No, mayroon ako mga raffle na napalunan. Pati yung, mamaya na lang, sige, ano ko na lang, foreshadowing nung Paint the Town Red ng Red Team. Okay. Na team ng... Woohoo! Let's go, Red Team. So, pinakamalaki din. Okay, speaking of Red Team, si Jesse naman tanong. Gano'ng katagal ka na sa Kumu, Jesse? Kasi parang ikaw yata yung... Tama ba? Si Jesse ba ang oldest sa Kumu? Hindi niya. Hindi po. Probably naman oldest. Pero ako nga ata. Ako nga. Jesse or 40? December 11. February si Luigi. Baka si Luigi. Si Luigi mas nauna sa akin. Pero din nandito sa ano ngayon, podcast. Ako ata. Hindi ko alam, hindi ako magaling sa year. Anong year yun? 40? December 28. Before 2018. COVID. Yeah. Okay, sobrang tagal na 2018. Wala pa akong idea. Unang idea ko sa Kumu yung kay Alex eh. Yung kay Alex Gonzaga na parang pinopromote yung office. At least, na-experience mo maging bata. hindi ikaw yung pinakamatanda. Ganun. Char. Ako pinakabata dito. 2021 yata. Kailan ako na gano'n? Basta PBB Connect yung kasabay ng premiere ng PBB Connect. Yun lang ako nag-Kumu. Anyway, si Jesse muna. Bakit ka sumali sa Kumu? Yun ba, alam mo na ba yung idea na pag nagpapalaro sa Kumu kaya ka sumali? Kaya ka nagawa ng ako? Hindi. Ako naman, a friend from another live streaming app told me about this app na nagpapagames daw. Kasi they know how I really love games at that time kasi yung environment nung app na pinanggalingan ko eh masyado nang naging toxic. So ayun, sabi nila sa Kumu na lang daw ako. Ayun, I really joined Kumu for the sole purpose of playing and hosting games. That was my main goal. Na-refer lang siya ng friend. Ganun. Speaking of yung pagpapalaro ng games, ang alam ko din ikaw yung kauna-unahang sa mga kilala ko lang, hindi sa lahat. Pero feeling ko ikaw yung isa lang sa mga nag-apply tapos nakakuha ng blue check by applying to Kumu. Tama ba? Si Luigi, di ba? Si Luigi, nakuha niya yata sa pagka... Oo. Sa Big Brother.
Kumu lives. Pero alam ko nag-apply siya. Tama. Alam ko he's been applying. Ganito yun. Wala naman talaga akong balak mag-blue check. Actually, ayoko. Di ba nga? Kung kilala niyo ako, ayoko ng spotlight. Ayoko ng anything na magbibigay sa akin ng... Celebrity status. Dito? Ano? Celebrity status? Ano ba? Okay, ganun. Oh, ganun. Ganun na nga. So, si Chu kasi, minessage siya ng isa, one of the Kumu people, na kung kahit ano daw i-request niya, gagawin. Yun. Oh. Hindi ko na ikukwento ko bakit may ganun siyang power. Pero may story pa yun, ba't siya may ganun. And yun, nag-message siya lang napakahabang message na parang, nag-message siya ng napakahabang message para sabihin na deserve ko daw ng blue check. Yun. Nag-gayon. Yun yung request niya. Sabi niya, wala akong ibang request, ito lang ang tangi kong request. Tapos sinabihan niya ako na ay kailangan daw ng portfolio. Doon ako doon pa lang ako. Sabi kong ganun na ayoko talaga, pero that time kasi hindi pa kami ni Chu. So parang nahihiya pa ako na parang ala, ayoko man pero parang nakakayang tumanggi, 'di ba? Pag inoferan ka ng ganun. So sabi ko, okay, edi binunggan ko na yung kumuportfolio. Yun, gumawa akong portfolio. Nakita ko actually yun eh, yung portfolio. Pero hindi ko alam, parang iba yung mga nilista mo doon ng mga content na gagawin. Hoy. So, true lang. Yung iba lang yung hindi ko nagawa. Parang may talk show pa yata. Pero yun. Diba? Joke lang. Oo, ano. pero akala ko dati para sa OBS, kaya ka nagpo-push mag-blue check. Hindi naman. Hindi, never kong pinangarap mag-blue check. Okay. Yun po. Dahil dyan, di pa tayo dun sa isa na mas matagal, isa pa sa mga mas matagal dun sa Kumu. 40s. Okay, ano yung origin story mo sa Kumu? Ako naman, kasi naglaro rin sa Kumu sa HQ, sa content. Tapos, isang beses sa panagalaro ng content sa Facebook channel. Si Banina yun, di ba? Tapos, merong nagko-comment palagi na parang naunurubo. Tapos, ilang linggo ko nakita yung pinapansin. Tapos, sabi ko, sige, download ko rin. Tapos, pinaunurubo. Mga gabi na yun, 6 p.m. Sunday yun. Tapos, in 2 hours, magkakaroon ng show. Close-fit show. Parang siyang mga QM. Pero, English yung salita. Tapos, yung mga tanong is, nandun din sa mga pag-usapan nila. Parang yun yung nag-unang first game show talaga sa ng Kumu na nilaro. Kasi nung nanalo ako, somehow, yun yung parang nag-ano sa akin na, say, today ko na rin kasi nanalo ako. So, parang nabi sa akin ng positive vibes. So, ako na rin mismo nagpalaro May 2000 din niya. Nagpalaro na rin mismo. And, ayun, doon na nagsimula yung talaga naging almost everyday user na ako. Nice. Nagsisimula yung user. Ay. Ibang addict pala yung pinag-usapan. So, ano tawag dito? Yung nagpapalaro ka, nag-start ka natin magpalaro, ano yung pinapapremyo mo? Pera din ba? Cash din? O dias? Ano, dati kasi nung mga panahon na yun, load yung price, load siya a diamonds. May tanong ako tungkol dun sa ano, sa... Sige. Yung confetti kasi, yun din yung parang unang idea ko ng Kumu. Parang si Banina, nagpapalaro siya sa Facebook, tapos 10 questions, tapos daily, pwede ka manalo. Pero halos, ano diba, parang ganun din, bariya-bariya lang din yung mo kasi sobrang dami ng makakuha ng tamang section. So, para sa'yo, ano yung parang mas successful na klase ng game show? Yung sa Kumu ba? Pero hindi ko alam kung game ka na ba yung kasabayan. Wala pa niyata ng game ka na ba nung sa Confetti? Confetti, ano? Mismo ko talaga yung parang big game ni Kumu, yung talagang flagship game show na yung malaking price. Kaya yung game pa na kasi 6 months lang yata nag-close na yung sa Facebook na yun. Na-open ko na yung nangyari. Pero mga May yun eh. May yun ba yun? Kasi naalala ko kasi may isang game process ko musing tanong. Tapos kasabayan sa isang araw kasabayan na yung araw ng content. Tapos naalala ko nung last episode ng content. Kami naglalaro sa game show na yun. Naglalaro din ng last episode ng content. Tapos aware yung mga host parang naglalaro sa content yung mga iPad. So pwedeng yung mga naglalaro nga dun sa Confetti, nag-move over din sila dun sa Kumu. So, isa ka dun. Masasabi mo isa ka dun. Sa mga from Confetti. Like, anong year ulito? 2019 ba? 2020? 2019. Okay. 2020. Wala pa talaga akong idea nung time. 2018 kasi yung Confetti nagsimula. 2019 ko na rin malala. 2019 December yata ako nag gano'n. Hindi ko na sure. Ian, 2019 ba yun? Or 2020? Ikaw ay December 2020. Okay. Kasi tayo magkasunod lang tayo nung nag-start sa Kumu. So, yeah. Ikaw naman mag-share, Ian. Wow. Ayun, siguro alam nyo na kung saan ako nang galing. Ulit. Saan ka nang galing? Anong nang galing? Saan yung nang galing? Saan ka nang galing? Pitot ka, Ian. Hindi ko alam. Ulit. Ulit.
Go. Ian, ikaw naman mag-share sa atin. Sa kumusta yun? Go. Sige. Ayun, as you may know, nag-guest na rin ako sa podcast ni Kuya Chikoy. And yun ay nung pinag-usapan namin is PBB. So ayun, tulad din kay Kuya Chikoy, PBB ang rason kung bakit ako pumuntang Pumo. And wala ako nung balak na mag-stay dito. Pero, ang una kong nilaro kasi dito is yung, ano yung hulaan sa 5 PM? May tama ka. Ayun, may tama ka. Una kong nilaro yun out of curiosity lang. Kasi pinapunta lang talaga ako doon para mag-like ng post ng kabatch ko para makasali siyang PBB Connect. And nag-try ako ng may tama ka and nanalo ako. And grabe ang tuwa ko noon na may pera na ako. Alam ko, coins pa yun ata or dias yung price eh. Yung pero tuwa na ako. Coins yata. So, nanalo ako noon and ay, nagtuloy-tuloy na. Nag-UMK na rin ako kinabukasan. Tapos, ang game una ko pang naging hindi ako masyado nag-game kanawa kasi tanghali, inakain ako. Mm-hmm. Ay, ayun, tapos nakilala ko yung unang team na muntikan na ako makasama, which is Team Orig. Ano yung Team Orig? Yung kay ano? Kina Sir Hep. Sir Hep, ayan. Yes, mga bunso, kini- yun ba yun? Hindi naman sa bunso. Ano? Mukha ba akong bunso nito? kasi ano eh, parang meron silang game na umaga nilalaro, which is yung Join My Quiz. Man. Join My Quiz. So, ayun, simula nun, bigla na lang akong natulog na maaga para gumising na maaga. Para lang sa Join My Quiz. Excited. Ayun, yun. So, yung ibang kwento, siguro mamaya na. Pero, ayun, ganun ako nagsimula dito. Kasi ayan, alam ko ako talaga yung pinaka-late na sumali sa Kumu. So, 1 month after kay Ian. Akala ko yung Kumu, doon nila ipi-play yung ano, yung mga full episode replay ng PBB. So, gumawa ako ng account. Tapos pagdating ko doon, hindi ko mag-gets. Nagsasalita lang sila, nag-uusap lang sila sa ano, Zoom. Yung parang, di ba ganun yung PBB? Zoom, parang Zoom ng mga screens. Parang nagkukwentuhan lang sila tungkol doon sa episode. So, parang sabi ko, ano pinapanood ko? Nasaan na yung episode? Tapos yun, saka ako na gano'n na medyo tingin-tingin ano bang meron sa Kumu. Tapos, ang naalala ko noon, sumali din yata ako sa ano, game ka na ba? So sabi ko, ala, ano, pesos yung panalo. Na hanggang ngayon yata, hindi ko ma-convert-convert kasi wala naman akong account sa Pinas ng kahit ano, GCash or bank account. So, nasa wallet ko lang yung lahat nung napanalo na ko noon. Nasa 200 na yata, 100 pesos. Tapos, yun, dun ko na-discover din na may nagpapalaro ng ano, ng title niya, Sketchy ni Luigi. So, yun yata yung una ko na game na nilaro na parang ito doon, ano, in-effort ko pa yung pagsagot doon. So, nakasagot yata ako ng 4 out of 30 kasi yun yung year-end special 2020 yun. Tapos ayun, sumali din ako sa game ni Jesse. So dito ko na sasabihin yung kwento nun na napagkamalan akong dummy account. Tapos hindi ko rin alam kung ano yung sabihin ng dummy account. Tapos hindi ko na-claim yung price na 100 diamond. Ala, hindi yan totoo! Lago! Hanggang ngayon. Ayun na, dito na nag-grant. Yung hanggang ngayon, 100 dias na yun. Hindi ko ma-claim. Tapos, pakita ko yun. Sobrang nasaya naman dito, may mga iba na ang ganda ng mga palaro. Kasi may iba na parang ayokong laruin kasi yung style niya is para humatak ng viewers. Hindi siya yung nagpapalaro para kung sino yung pagalingan, patalinuhan, pagalingan sa paglaro, pagsagot. Yung iba nagpapalaro lang para dumami yung viewers nila. Parang share mo to para ganyan. Or parang kung sino yung unang makapag-send ng sagot after ng emoji line, ganyan. So ang daming nagko-comment, diba? Tumataas yung viewership. Yung tawag doon. So parang gano'n. Parang dudutin niyo yung hearts. Gano'n yung style nung dati. Tapos yun, na-discover ko nga na parang unti-unti, ang dami na nagpapalaro. Pero wala pa ako idea kung ano yung history nung before ako sumali kasi sino yung mga, ay ito yung mga magagaling magpalaro, magaganda yung mga palaro. Pero ako, 1 month after, nung 2021 yun, nung birthday ko, doon ako nagpalaro ng unang-una na sarili kong palaro na akala ko walang sasali. Pero hindi, ang dami palang ano, dami palang groups sa ano sa Kumu na talagang pinakarir nila yung pagsali sa mga game show. Ayun, masaya naman ako kasi daming sumali nung sa unang-una kong palaro. Ayun. So speaking of yung mga palaro, ano yung mga favorite nyong klase ng laro? Sige na, mauna na yung naglalaro sa lahat. Which is ikaw. Which is ako. Kahit anong hindi naman sa kahit anong game. Basta yung gusto kong game in general is you guess it right, word game. Ba't ako ganoon? Ayoko ulit. Ulit ko yung chikoy. Wala na, okay na yun. Huwag mo edit out yun ha, sa mamaya.
Ganun na yun. Okay. Take two. Basta ko nag-English, pero sige, yun na nga. Word games. Anong klase ng word games? Kumuhin nyo? Ganun. Hindi naman. Yung, kasi, sige na nga, yung kay Sir Hep, diba sabi ko nga, Team Orig ako nagsimula. Yung mga palaro nila. And yung unang-una ko nasalihan is, yung kay Travel PH na anong jumbled word ba yun na Pinoy? Jumbled word na Tagalog word. And di ko makakalimutan may utang Travel PH sa akin. Pero parang nag-deactivate na siya. So, shout out po sa inyo. Paano mo makiklaim yan? Hindi ko nga alam. Wala na yun. Pero yun, example ng word game ganun. And lalayo pa ba tayo? Nandyan si Jerry na ayaw i-promote. Pero ako na magpo-promote. Yes, pakipromote. Alam ko marami siyang word games eh. Like word ladder. Ay, word ladder ba yun sa kanya? Jesse. Antonym ladder. Schedule. Fake fan. Kaya nga, fake. Magpapromote na lang mali pa. Antonym. Antonym ladder. Ito na mga to. Ang tahimik niya na kasi pinapaano ko lang kayo. Antonym ladder. Antonym ladder. Antonym ladder. Yung isa yung word with, ano? Word within a word. Word within a word. Hindi akin yun. Kay Julian. Pero, may twist si Jesse na dwindling words. O, diba? Ano dwindling? Explain. Yung may word na mabubuo pag may dinili kang ibang letters sa mahabang word. Right, Jenna, nga ba? Wow, yung papaliit ng papaliit. Yes. Dali tatlong words yung sagot. Yes. Siyempre, huwag natin kalimutan yung music mumble na favorite ko. Ay. Type music yun. Yeah. More on wordplay naman yun, di ba, Jessie? True. So, ayun. Basta word games, sawagin niyo lang ako and kukuhanin ko lahat ng prize. Ay. Yabang naman. Hey, joke lang. Ito naman. Ew. Char, pinasa ko lang. Yeah. Pero ayun, kayo anong gusto nyo? Ayan o. Kung si Ian, Goras. Kung si Ian gusto ng word games, ako ang pinaka. Yes, ang favorite ko talaga na type ng game sa Kumu is trivia games. Yung mga question and answer, to comment lang paunahan sa baba. Like yung mga nagustuhan ko. Si may mga nagpapalaro dati. Kalabot ako yung mga name ng mga nagpapalaro. Pero si Fortis yan, si Fortis yung nagpapatrivia game yan madalas. Na kahit ang gulo, medyo. Shout out. Ayan. K-Quiz. I also play K-Quiz. Means na kahit ako nanalo. Pero may mga items na Marvel Quiz. Mga ganun, mga quiz games na mag-comment lang sa baba. Mas gusto mo yung talagang tanong, concrete na tanong. Yes. At concrete na sagot. Yes, sa true lang. Ayan. Kasi and gusto ko rin yung mga word games. Ano? Board game? Word games. Yes, same mga word games din, Jesse. Pero lang sa music mumble kasi ang hirap. Yung seat, yung ano yun, yung hover lap, hindi ko rin kayang sagutin yun. Pero yung iba, yung mga, yung katulad sinabi kayo ni Ian, mga minasya ni Ian, mga gusto ko rin yun. Gusto ko rin yung... And then yung hover lap, kumbaga, parang visual game na din yun. Parang hindi rin siya masyadong word game. True. Pero, scramble mo pa rin naman eh, so. Kala ko sasabihin ni Ian, pero magaling pa rin ako ron. Hindi. Ay, humble. Okay. Yes naman. Gusto ko rin yung mga pop cultures games, mga movies, series, mga ganyan. Mga guess the characters, guess the movie. Na pinapalaro ni Kuya Darks, guess who, mga ganyan. Yun yung mga favorite mga games. Kasama rin doon yung per characters and a title card. Isa rin yung sa pinaka nagustuhan kong game sa home. Nakuha mo na yung gusto mo, okay. Chikoy. Okay na, masaya na. Na po. Sa mga games talaga naman sabi ko on point huwag yung mga ganong palaro is guess the plot. Kaya ano, kaya lakoyo sa palaro ni Sir ang Sir Kep Manalo sa Kumuins. Pag yung taging inaabang ako si round 2 kasi round up po yung guess the plot at ko rin. Talagang more times naka-offend na talagang ako yung nakuna talaga palagi nakakuna sagot. Isa rin sa mga sports, yung key tags na rule niya yung anything na yung na-inject na yung mga palaro yung text talaga. Talagang nung simula pa lang talaga nung kapal laro si Dex ng mga palaro na kahit yun na yung dakpak na yung interactive style mo mag-e-enjoy ko talagang laro yung talaga pala. And KJS, maraming inspiration na naiyak ka ba 40? Naalala yung mga memories niya sa games.
favorite mo kay Jesse? Hindi, kasi pag nagkakalaro si Jesse, kasi pag nagkakalaro siya, talagang napaka-apa. Sobrang prepared niya sa mga palaro niya. Nakaka-inspire na pagkwari pag nagpalaro siya. Parang sana ganyan din yung mga STEM of palaro niya. Kasi talaga yung, ano, yung pagkaagawa niya ng mga palaro and yung mga ako po, hindi masaya. Hindi masaya. Kasi sa gabi nagsimula, umaga na tapo. Natagal lang kumis, ano, sa mga alak, halos 2 hours yata sa movie. Tsaka, yung mga palaro ni Jesse, parang game within a game, yung parang hindi pwedeng masagutan mo lang to, kailangan hanapin mo pa yung sagot dun sa loob nung parang Inception. True. Game version ng Inception, parang ganun. Parang hindi pwedeng nahanap mo lang tong mukha na to, hindi, kailangan mo pang hanapin kung saan nanggaling yung mukha na yun. Ayun. kaya dun nabuo yung ano ko, yung palaro ko na inspired sa team ni Jess. Kasi na-inspire akong gumawa nung ganong game na maraming categories, tapos kasi feel ko na challenge sarili ko pag ganun, kaya gumawa ako ng game na fight sa team talaga. So nakadalawa rin naman siya, nakadalawang hindi na akong ganun, pero masyadong mahirap talaga. Kailangan planuhin talaga. Yun ba yung ano, yung pag birthday month mo, o iba pa yun? Parang hindi ko naabutan yun. 23 Pirated Edition. Oh, Pirated Edition din, iba ba? Ano siya, 2020 ko siya pinaro 2 beses nung dasong. Hindi ko nga naabot. Wala pa yata. Pero naalala kita 40s nung dun sa Ilomania. Dun ka unang lumabas. Kasi, sabi, ayun na si 40s. Galing sa flat. So, kasi alam ko kinabahan si Ian nun, kasi siya yung leading, sa yung number one sa leaderboard. Biglang lumabas ka. Ano no? Ano yun, Russ? Si Zerf yung leading nun. Nirig mo na talaga yung game para manalo si Ian sa dulo. Ay, joke na. Okay, si Sarf nga pala yung number one sa Ilomania. Si Ian, hindi ko alam ba't inangkin niya. Inangkin mo, ba't inaangkin mo, Ian? Nirig mo kasi! Parang hindi inaangkin, sinasabi nyo lang, kayo nga nagsasabi kanina pa. Saan ka ba number one? Sa maligno ko pala number one, Ian. Mm-mm. Ayun, kasi dun sa mga games ko, si Russ sa 4 characters, si Jesse sa music video, si Sarf dun sa... Kasi yun lang naman yung na-joinan ko, na consistent. Ay, so, okay. So, si Ian, si Russ, na consistent sa pagsali. Hirap pala. Eh, yok lang. Sige. Kasi hindi pa kita kilala nun. I mean, oo nga, dami ako. Naalala mo ba yung first time nag-join ako sa'yo? Oo, ano yun? 4 characters. Nadaan lang. Noong naalala kayo ng 4 characters. So, 4 characters. Nadaan lang ako nun. Naalala ko, ano, naka-team si Jesse, tapos pumunta ako, sabi ko. Jesse, sali ka sa 4 characters. Ay, ko ba yun? Yung reason na yun? Okay. Ano, 4 characters, tapos Disney yata yung katable, tapos sabi niya. Kasi parang kumunta na si Dami niya at ako bumunta na si Raymond. Oo, nalalak. Pero alam mo si Julian, no? Si Julian Carl. Nagalaro na siya nun eh. Oh, si Julian yung si Julian talaga. Kasi sa from the start yata, sa Ready Set Play, nakakalaro namin si Julian. Oo, hindi kasi ako naglalaro dun sa Ready Set. Tapos yung sa Sketchy naman, Sketchy, parang nawala siya ng 2 months. So, syempre yung mga kami na naghahanap ng games, kung saan mahanap namin ganun. Parang madalas ang magpapalaro na si Cryly, di ba? Si Cryly yung parang everyday may palaro. Hashtag ready. Tapos, ako naman, yung favorite ko, gusto ko yung mga ano visual, tapos mga movie-related, o kaya, ano, as artista, mga sikat na tao, parang ganun yung, kasi parang kapag trivia, feeling ko yung parang kumari ang tanong, ano yung tawag dun sa, yung dilaw ng ilaw? Yung mga ganun, di ba may mga ganun na tanong, tapos lahat sila, 10 na kagad nakasagot, iniisip ko palang kung ano yung sagot. Parang wala talaga kung ano, pag trivia question. So yun, parang sa akin, mga movie related o kaya cartoons, animation, ganyan. Yun yung mga mas alam ko. Well, sa akin, well, syempre yung mga prefer ko talaga yung mga movies, kasi yun ang, dun ako a chance na makasura. Pero kung, if meron pang mas specific, basta sa mga games na ano talaga, na pagalingan, pa matiraan, matibay, mga ganun. Yun, dun ako fan na fan talaga. Yun. Elimination, may mga elimination. Oh, elimination. Yung hindi naman kailangan, hindi naman kailangan elimination, basta pagalingan na may huli, may apuan, tapos. So, kaya ako ginawa din yung leaderboard kasi sa mga obsession ko talaga yung ranking stats, ranking siya ginawa ko. So, ang mga type
type ng mga palaro kahit na hindi ako makasagot masyado. Kahit konti lang masagot, okay. Enjoy naman ako sa palaro na matibay pa, pautatan, pagalingan sa mga trivia. Yung mga trivia din, tulad na yung palaro ni Ras sa Barbie. Ganda yun. And then, yung kay Jesse na twin, pagalingan talaga yun. Ang 17s, tapos yung tatlo. Sino ka team mo ng Derks nung yung huling na twin? Yung pinaka-first, si ano, Bichubibo, Derby Boxer. Ako yung second ay si Sami Side Up, yung team namin. Tapos kami ni Jantong, Darkstone. So yung first namin ni Ichubibo siguro. Kami ata yung last na. Tapos kami ni Sami second from the last. Then yung kami ni Jantong baka third from the last na. Wow. Improving. Nag-improve. So expect mo na next time ikaw fourth to the last na. Pag ano naman, nakaya ko talaga yung review game na Moji Line. Doon talaga ako nakaka-review. Parang walang point yung review. Yung una nakasagot. Kasi hindi agad inaano yung delay napatagal. By the time na ilagay yung emoji line, alam na ng lahat. So paswertihan na lang yun. Yung trivia game naging parang swertihan. Tapos ayun. Karamihan naman kung pipili man ako ng specific game dito sa mga paborito. Wala sa mga official games. mga palaro talaga ng mga kaibigan yung paborito. Ano pinaka-favorite? Kung isa lang talaga. Ayun ko naman ang isa. Para walang jealousy. Tatlo ang itong totoo eh. So, siyempre isa dyan ay siyempre Winnie kasi ayun, pagalingan. Tapos may kapartner ka pa. Tsaka ang taas ng premyo nun talaga. Thousands. Oo, taas pa ng premyo. Tapos, ay Ras Super D. Tapos, ayan, ipopromote ko na lang din. Di Ras, may upcoming game pero hindi ko i-reveal kung ano. Bakit? Ikaw lang si Ras na feel ko pagalingan din yun. So, hopefully ituloy na. Halawag mong sabihin the weakest link. Hindi ko sasabihin yun. Ay, gusto ko yan yung The Weakest Link. Huwag yung sabihin The Weakest Link magkatapos ng Jeopardy. Tapos ang next na yung Who Wants to be a Millionaire, no? Para tatlo. Hindi ko kaya yung million. Yung price. Million dias lang naman. Meron pa Darks? Well, usually hindi ako fan ng mga akyata. Pero yung core characters in a title, maganda yung mechanics. So medyo, although hindi ako masyadong nakakasagot doon, pero maganda yung mechanics. So far, walang halong hero si Koy. Feel ko ikaw yung pinakamaganda akyata na palaro dito. Talaga ba? Plus yung kahapon mo na different variation ng core titles in a character. Four characters in the Multiverse of Man. And then, ituloy mo yun sa Arul siya. Okay. Basta wag lang kayong susuko kagad. Narulan tayo na. Ayan. Nakalimutan ko si Jantong, ABCs of Games. Yan. Yung malaban na si Jantong yan. Game of ABCs po. ABCs of Death. Sorry. Okay, last but not the least, si Jesse naman. Anong mga favorite mo klase ng games? Lahat po, favorite ko. I don't discriminate. Char. Joke lang. Parehas kay Ras. Mga games about pop culture. Entertainment, music, movies. Kasi feeling ko, doon ako magaling. Kasi lagi ako sa internet. So, marami kong alam na bang bagay-bagay na nangyayari. Char. Yun lang. Yeah. Yun yung favorite. As in, ang taas na score mo sa mga laro. Kahit sa ang klase na laro. Alam mo ba? As in half nga yung yung parang kalahati ng score ng second place. Ganun. Pero yun second place. Pag alam kong si Ian yung second place, talagang pinupush kong mataas yung score ko. Okay nga pala. Ito ang Ian yung motivation. Matalo ka lang. Masaya na si Jesse. Pero dumating kasi yung time na yun na parang si Ian na yung nasa leaderboard lagi. Kasi siya lang yung talaga nagre-research sa Google pag nagtanong ng question. Naman si Chikoy. Ngayon, ang issue naman. Rust with the Google Lens and Ian. Hindi ko sinabing Google Lens. Google lang naman. Hindi kasi di ba? Kung nakasagot. Bilis naman ng Google Lens. Hindi. Shazam. Joke lang. Ibig sabihin, si Ian is either re-research siya talaga yung sagot or hihintay niyang may mali yung spelling nung nakuha ng tamang sagot. May nakalimutan pala ako i-mention. Sige. Disappointing kasi siya pa yung na-last. Siya pa yung last. Si Wei. Puro movie-related game. Movie-related games si Wei. True. Shout out Wei. Wei Games po. Alam ko na
nakikinig kay Way na ano na nakikinig sa first day nung release ng podcast. Huwag niya lang sabihin na may shoutout siya. Pero yun nga, maganda yung palaro ni Way, yung mga poster na may nakadungaw, yung marang nadagdaga. Ano tayo? Imposter. Ayan, imposter. Okay, job na tayo. Meron bang ano, may gusto kayo dagdag sa mga, or kahit yung pinakaayaw nyo naman, gusto nyo rin magpag-usapan yan, baka ano, wala na lang mga offense. Ayaw. Is nandito si Fortis. Ay, go, yes. Joke. Okay. Ay, meron. Ayaw. Ako, pinakaayaw. Ako, ang mga ayaw ko yung sobrang dali. Yun yung pinakaayaw ko. Sample nga. Sinong mga nagpapalaro na gano'n? Kung pinuhin yun na sobrang dali, lapis gano'n. Kahit trivia, mga sobrang dalang daling trivia. Kasi magpapag-guess the song na walang ka-twist-twist, edi siya sa paunahan lang mag-shazam, gano'n. Basta yung super basic na mga palaro na gano'n. Yun yung mga ayaw. Alayaw ko lang din ng gano'n nga. Yung parang sasagot ka pero nasabi na pala dun sa mga ibang players kung ano yung sagot. Parang may alam ko. Rig the game. Ay, may adami kong nalaruan na ganyan. Pag sa mga ano yan, sa mga team. True. Ano. Yung parang ang tanong, tapos may sagot na, may nagsend na ng sagot. Pero hindi pa tapos. May shirt. Ay, hello, may shirt. Na bronze badge. Bronze badge na ba siya? Tapos, spelling na rin niya. Tapos, sasabihin niya yung word. Okay, sasabihin niya. Pero, yung tipong kakabanggit pa lang niya. Pwede talaga sa buro. Tipo pa. Na-type pa. Parang alam ko yan. Parang alam ko lang kung sino yan. Pero may iba na agago. Ito talaga, as in, sobrang sketch niya talaga. Kasi ang mas malala pa doon sa ganung game, kapag may entry, yung talagang ginagawa nila, mafia talaga, na magkapa-entry sila sa mga players. Pero, secretly, merong sumasagot doon sa ano. So, walang nanalo technically. Nakuha lang sila ng ano, ng dias. Noong kami nalaroan dati na 500 dias yung entry sa isang round. Bawat round, merong 10 questions and bawat items, may 10 pesos ka na makukuha kung panalo ka. Pero ang ano doon, katulad na sinabi ni Coach Kay kanina na, wala pa yung tanong or the moment na sinabi niya yung last word, may magsasend agad ng sagot and same people, yung mga, as in tatlong tao lang yung nananalo na ang pangalan nila is user. User yung name. Walang name. User tas number. Kaya meron talaga mga ganun na mga ano. Ang malala pa doon, bronze badge din sila. Naalala ko pa yung mga pangalan nila kasi kinurse ko talaga sila na wag laruan ever. Sabihin mo nga yung mga pangalan. Ay, wag na. Sensor mo na lang. Ah, sige. Yung isa yung team nila, yun yung ganun magpalaro dati. Go yun po. Lang, sino pa? Yun lang, isa lang yun. Ay, yun lang, isa lang yun sa kwento ko, pero marami pa akong mga ayaw. Marami ka pang ayaw. Okay. Naalala ko yung mga kwento nila. Oh, sino pa, Dark? Hindi ako fan ng bumuhin. Hindi ako fan ng patrivia na emoji line. Yun ang pinaka-top of the list ko. Tapos yung mga what's in the box. Malay ko ba kung anong laman. Tapos, basta yung mga hulaan talaga na... Yung parang walang basehan. Parang... Hulaan talaga ayoko. Kung sa bagay. Hindi, depende sa hulaan din. Feel ko kung medyo innovative yung style na kalaro. Okay, kaya open. Pero kung yung napaka-basic lang na palaro na what's in the box. Sige, may idadagdag lang ako sa gusto ko. Hmm. Siyempre, word game pa rin. Feeling ko word game pa rin naman siya. Yung sketchy ni Luigi. Siyempre, nirank ko siya as per sa feeling close ko with Kuya Dark. Basta gusto ko lang yung mga guess the sketch pero hindi yung madaling guess the sketch. Yung kailangan yung ko parang ano yung title mo? Parang hapaano. Okay natin. Yung hapaano. Parang okay nga yun eh. Kasi ang ganda nun. Patrol lang ang ganda nun. Diba? That's my favorite. Ayun. Pero kung sa ayaw kong laro, feeling ko lahat naman okay lang sa akin kahit yung mga alam kong hindi ako makakascore sa mga movie. Tinatry ko pa rin mang skill ng sagot para lang may something and siguro yung yung magulo yung instructions yun lang akong naiinig lalo yung mga walang instructions true yung tatanong ano ba yung nagpapalaro tapos hindi sure kung may papapremyo ba or wala yung ba yun hindi naman sa okay lang walang premyo pero yung si Genton yung ganun yung magulo talaga yung instructions or at the very worst wala talagang instructions paano yung kumari ang tanong niya hindi exact word pero hindi niya i-accept pag hindi exact yung word na sinagot mo. Mm. Yung mga ganun, yung parang, etong year na to, ano yung tawag sa ganitong klase ng ganyan. Tapos, may masasabi ka na malapit dun sa sagot na yun, pero ang gusto niya, yung word lang na exact o ganun. Tapos hindi ibibigay sa yung point. Hindi si Forty siya sabi ako. Yung nalaro dati ni Ian, ganun yung nagwalaro, di ba Ian? Yung dati. Shout out po sa The Masquerade Family.
Tapos kapag ano, kapag nag-away-away na sabihin, void na lang daw yun. Wala na makakuha ng premium. Parang ganun. Ano yung sagot mo dun, Ras? Yung saan? Sa kill all mosquitoes. Eradicate all mosquitoes. Tapos ayaw niya. Oh, yun yung nalala ko. Yun yung example na yun. Yung sa mosquito. Tapos yung isa, pinipilit pa niya yung tama yung spelling niya. Di ba yung ganun? Pero yun pala yung parang pag pinaglaban mo sabihin, wala, void na lang yun, mali yung man. Ayun yung mga ganun. Pero minsan ba parang pag walang premium, ayaw niyo naglalaro? Or parang sa inyo hindi na sa okay lang for the leaderboard yes, so lang ako depende sa laro. Kung na-enjoy ko talaga, okay lang. Pero kung ewan, basta yung na-enjoy ko, imagine guesser. Parang nalaro ko yung last time kaya. Pero ako kunwari, ako nga minsan kahit wala nang prize, basta yung feeling lang na sa'yo maglaro, yung parang yung Wheel of Fortune ni Silags, kahit kami yung nagbabayad sa kanya. Nagbabardagula na lang doon kahit. Hala, Anton, sakto. Yung mga palaro doon na walang prize. Akyat o. Yung kaya Anton, favorite ko. Yung timeline games, yun. Gusto ko yun. Yung mga timeline games na, ano. Akyat na. Kapag namali para i-rant mo yung kay ano. Pag namali yung number, wala, lagot ka. Pag walang apelido, yung ganun. Kumari, pag walang apelido, yung walang middle initial si SpongeBob, mali yung sagot. Yung ganun. Walang middle initial SpongeBob. Ewan ko, basta mayroong minipalaro nun eh. Parang mali daw yung SpongeBob SquarePants. Kailangan may middle name. Kay Krilly yan. Basta may ganun yung ano. Kailangan full name. Full name ni SpongeBob. Kailangan ma-research mo. Tapos, okay lang naman kung before nung ano, before question niya sinabi yun. Hindi, sa timeline game madalas yung mga picture-picture. Pero, ako naman wala masyado. Pero, ang hindi ko lang masyadong trick siguro, ano, bring me. Ay! Bakit nag-bring me, ano, Rigatoni? Rigatoni. Ba't may nagpakita ng ano? True. Hindi kasi, feeling ko, yung mga ganong classic laro, dun yung may, like, may mga kaaway ka kasi nag-aagawan kayo ng rice sa premium. Katulad ni? Hindi, because sabihin yung... Shout out kay Jungkook. Sobrang ano, actually sobrang nakakatakot minsan yung parang, dahil nga sikat yung Bring Me ngayon sa Kum, na parang sobrang random ng mga players. Hindi mo alam kung anong mag-on-cam sila at anong makikita mo, anong lalabas nila, kung ano-ano. So, parang minsan... Actually, na-experience ko na yun. Di ba minsan na mga away pa sila, parang, eh, pwede naman to, eh, ganun. So, parang ako, parang kung ako siguro nagpapalaro nun, i-end ko na lang yung stream para wala nung... Ala, wala lang. May nalala ko sa ganyan. May nangyari na ba nun sa Bring Me? Na. Yung kumari akyat, tas ayaw na niya bumaba kasi ako talaga yung nalala. Tas ang pinapahanap mo siguro specific na gamit. Tapos sabi na, hindi, tama naman tong dinala ko. Sige, mga away na. O kinikik mo kagad. Ako binababa ko. Ah, ikaw talaga. Pero yun. Siguro kung sa ayaw na laro yung Bring Me. Kasi wala nung mga pinapabring me dito sa Macau. Yung tuna nga ayaw pang ibigay sa akin. Actually, hindi talaga binigay sa akin yung price. Ay! Ako yung last nakaakyat doon. Kasi wala, ba't wala dami talaga? Dami ni Ian yun eh. Jung. Ay, naku. Ayan. Okay, skip na tayo sa next. Ito, specific last na pag-usapan natin. Magkwento na lang kayo ng something na yung pinaka, isang story lang na masasabi nyo na parang, wala, ang adik ko na sa laro, sa Kumu. May moment ba kayo na ganun? Wala. Bilis ka usap. Wala ka. Ano lang siguro, di man na around 21, kasi, ano meron na, parang maya kasi naman kaplarunan mga cash talaga. O si Yuki Takaha, si Sep, pani si Amar. Tapos si Mayo pang BB house kasi papilaro sila ng mga puro. So, parang ko nasabi, kung ano doon, sabi talaga parang na-addict ako ng laro kasi parang after mag-end mo isang stream, meron ko yung stream na pag-game G-cash. So, parang nung ano, mga ilang hours ako naglalaro. Pero wala naman yun na napigilan ko naman siya. Nag-subside na talaga. Pero ano yung pinaka napod? Meron ka bang ano, yung price na nasabi mo nagamit mo sa totoong buhay? I mean, may naipondar ba yung paglalaro mo na G-cash ngayon? Meron mo kasi noon kasi ano noong pagka kasi ano pag nanalo sa mga tapos siyempre pag kinukuha hindi ko kinukuha para pag malaki lang na after sa mga weekend ganyan nag wall serio okay para pantem buti pa kayo nagagamit niyo yung ano o hindi ko pa rin ma wala akong GCash wala akong okay, kasi malaki kasi yung mga premium yung mga set ang mga talaro yung nakahashi kasi so marang mga nagagat ako ng mga libo yata sa sayo tatlo pala plus meron pa mga iba pang talaro kaya talaga medyo malala talaga yung mga nakuha talaga ng mga parang feeling ko si Ian din na nakwento rin yata ni Ian na Christmas ba yun? Nagamit mo pang handa sa Christmas? Yes! Yun lang, yes lang. Yun na yun. Ako di ko alam kung addict ako. Well, ang pinag-uusapan naman dito is sa Kumu game. Di ko alam kung addict ako.
Pero yung gabi-gabi na lang may pinipili para magpalaro. Oo nga. Siguro. Oh, talaga yun. Pressure, ano ka, Lord. Ba't nga ba ganun? Ba't ganun kayo? Pinipressure niyo si Anton. Eh, kasi dati pa naman siya nagsabi. Oh, yan na naman. Eh, kasi sabi niya, June yung ano. Oo nga, Anton. ABC. Pero sa bagay, no? Kasi baka siguro mahirap yung ano. Mahirap mag-ready ng ganun kadang. Well, yun nga. Hindi ako nagpapalaro. So, di ko alam kung ano nangyayari behind the scene na paggawa. Pero, ay, wala lang. Gusto ko lang kayo makasama, guys. Yay! Ayos. Tariri naman. Gusto ko lang may magawa. Kasi yung patay na oras ko sa gabi talaga eh. And dapat natutulog. Buhay na buhay pa ako sa gabi. So, kailangan may tambing. Asa vampira. Wala ka vampira. Pero yun nga, sinabi ni Kuya Chikoy na yung nung Christmas, ako ang naghanda dito. Parang first time ko yun. Lahat yun ay purong ano, Kumu. Yung galing sa, hindi naman, yung galing din sa prizes, Gcash prizes, pero sa Kumu pa din, oh. Hindi yung sa Bizmoco Games lang. Kasi yun yung time na, ano, diba? Yun yung time na 1 million yung coins na, ay, coin, pesos. Hmm. Diba? Ngayon wala na yun, no? Wala nang game na nag-cash prize. Kasi inaalisan nila pala nun yung coin, ay, yung cash. Kaya dinadamihan na nila yung prize. So, ayun, nakaipon naman ako, no? And, yun lang. Hindi mo ako addict. I just got on. Sa akin siguro may time na na-addict sa Kumu. Nakwento ko na sa iba sa inyo pero kukwento ko na dito sa podcast ngayon. Yung one time umakyat ako sa live stream na natutulog. Naalala nyo ba yun? Parang 4 a.m. yata. Nanaginip ako na naglalaro ako sa Kumu. Tapos tulog ako tapos nagtingin yata ako dun. Yung parang naalimpungatan ako tapos tinignan ko yung phone ko. Tapos pagtingin ko dun sa phone ko na-read niya yung mukha ko. So nag-unlock. Eh uso nun yung pag nag-click ka ng notification, i-open niya kagad yung live stream. Tapos yun kay Kryly yun. Tapos wala akong idea nung gabi. Akala ko na naginip ako. 10 minutes daw ako nandun sa stream. Kasi nung time na yun, ano pa, alam pa kung nandun ka sa nagsistay ka dun sa live. So parang mga 10 minutes daw ako nandun sa live. Buti daw hindi ako umakyat dun sa isang slot. Pero yun, naka-open yung stream. Tapos ako na naginip. Tapos the next day ko siya tinanong. Sabi ko, ano, parang nanaginip ako na ano, na umakit ako sa stream mo. Tapos sabi totoo daw. Tapos yun, 10 minutes daw. So, nung time na yun yata, ngayon time na sobrang lala nung pag, ano, kakadikan ko sa Kumu. 2021 pa naman yun. Pero ngayon parang nalimitahan na. Parang more on, gusto ko na lang nakikipaglaro sa mga, sa circle na lang natin. Parang hindi na ako naghahanap ng games sa ibang lugar, sa ibang live stream. Ayun. Wala yung sa akin, grabe. Cheers naman na siya. Yung sa akin naman, ito yung point siguro masagot lang na sobrang anis. Yung kapag yung kapatid ko, di ba nag-phone din siya, tapos meron magpi-play na nagsasalita sa kanya na solo lang. Tapos una talaga mapasok sa isip ko na tatanungin siya na, kaninong stream yan? Sasabihin niyo sa akin. Ano lang daw siya, video lang daw sa Facebook. Like every time, kapag marinig kong may pinapanood siya magsasalita, mayroon magsasalita, tanong ko, kaninong stream yan? Tapos sinabi niya sa akin na ano ba yan? Kinain ka na ako. And then na-realize ko nga na sobrang ano ko nga sa ano na, sa Kumu na grabe grabe ako maglaro ng games. And dun pa lang kasi sobrang dami ring mga nagpapalaro. Kaya pagbukas pa na talaga ng phone, check ko agad, search ko agad kung sino yung mga nagpapalaro ganyan. Yung pero may win and Gcash. Hindi na. Hindi ako na lang. So ikaw na, sa'yo na ipasa talaga. Yes. Ayan. And to be fair, in fairness naman, na yung nagamit ko naman yung Kumu ko, yung pagka-Kumu ko dito sa kwarto, at least. Like 95% ang gamit ko dito sa kwarto galing sa Kumu. Yun na dito lang 5% is yung bigaan. No? Sa true lang, like, parang wala akong nakikita na hindi galing sa Kumu na nabili ko dahil sa Kumu. Ang lahat, puro Kumu yung Thailand. So halos lahat pala kayo talagang may napunda sa pagiging ano, gamer ng Kumu. True. Except sa akin. Parang lahat nung nakukuha ko na dias, binabagsak ko lang design. Same. Ako din, wala rin ako. Pero ano, masaya naman ako na ano, na parang minsan ako siguro mas enjoy ko na nagpapala. Parang mas pag may naglalaro ng game ko, doon ako mas ano, satisfied. Papalaro na yan bukas. Yay! Pero abangan niyo yung nakautingin na huwag kayong basta-basta lang. Baka matanggal kayo. Pero yun. Yes. Ako, wala yung ano, realization na ay, addict. Kasi even before Kumu, alam ko, addict na talaga ako sa pangalaro. Pero siguro yung peak ng pagka-addict, siguro yung time na nabuo yung redeem. Doon as in, may tagalista pa kami, may naka-excel pa na ng mga nalikom naming diamonds or
our prizes sa bawat game na sinalihan namin. Yun. Nakakalula yung ano nyo minsan. Pag mapasok ako sa stream nyo, yung isa-isa kayo, di ba? Tapos group, ano yun? Group stream. And mag-claim. Tapos mga 100k yung ano. True. Pero ano yun? Ano yun? Umiikot ba yun? Ano bang ano nyo yung dati? Parang ngayon hindi na masyado, no? Hindi na kayo masyadong active as players. Ba? Kasi hindi na nagpapalaro yung mga yun. Ah, yung mga sinasalihan nyo. So feel mo na yung parang... Yung posit yun yung isa sa mga main source namin ng prizes dati. Like, I remember nun, parang may palaro sila dati yun. Pinapakyaw namin yung prizes. Tapos nawala na yun. Tapos nawala rin si Kuya Edil. Bumalik siya ng mga 1-2 times yata. No? Oo. Tapos nagpalaro. Tapos nawala na. Oo. Tapos naalala ko siya yung kauna-unahang ano, nag-OBS na walang blue. True. Pero yun nga. Advanced. Oh, pero yun pala, isa yun sa mga favorite ko nagpapalaro. Kasi yung game niya, may Battle of the Champions. Hmm. Kaya, ay gusto ko yung mga ganun, yung ano, yung competitive nature ng games. Gusto ko yun. Talagang marirelease yung competitiveness. Talagang ano. So, may tatlong champions yun. And ako lahat. Ay, yun lang pala. Sinag-exit. Nakakatawa doon kasi once ka lang dapat manalo. Yung ano, isang account lang, dapat once lang mag-champion. So, ang mga champion doon, si Jesse the Fletcher, si Vienna Sausage, tsaka si Kilimen. Okay, so, yun lang. Pero alam niya na ikaw lahat. Oo. Okay. Pero ito, sa'yo ko lang ito itatanong, Jess. Kasi feeling ko ikaw nga yung parang ano, queen of foam games. Ay, oo. Yes. Okay. So, hello, yes, guys. Queen. Depende, yes, kasi nakikita. Yes, queen! Slay! Doon pa lang sa ano, doon pa lang sa leaderboard ni Darks, parang ilan na ba yung games mo, Dark? Out of 10 or 11? Parang 7 ba or 8 yung pangalan mo sa leaderboard? 29 siya. Currently, 4. Siya yung leader sa 4 na game. Parang dati mas marami. Ay, iba yun. Bro, may kalaban na kasi siya. No, ito ano yeah. Lang, real talk. Sinong feeling mo pinaka kakompetensya mo sa mga ganit, mga games? Mm-hmm. Ano, may nakikinig. Kompetensya ko. May naisip akong isa, yeah. Pero hindi. Mentally, yung name niya. Si Dano. Hmm. Si Dano kasi naka-team ko na rin siya dun sa palaro ni Fortis na... Ano pangalan nun? Fortis? Ano pangalan? Triumvirate. Ano? Triumvirate. Doon. So, alam ko kung paano siya kabilis mag-search. Basta matalino siya. So, siya. Maalam siyang... Mabilis siya mag-search. Alam niya rin yung mga isi-search. So, siya yung... Kung meron mga si Dano. Or nandyan lang siya naglalaro. Tapos di lang namin alam. Oo. Marami siyang dummy na ginagamit. Pag naglalaro. May dami na ganda. Nakalaro ko siya lately sa isang trivia game. Pero dami yung gamit niya. Alam ko siya dami yun. Na nung muna siya yun. Siya yun. Alam ko siya si Dano or si Jesse yun. Yung SM Nerd Edsa, sa kanya yun na, Jesse. Hala, hindi ko na alam yung mga bago niyang ano. Hiling ko siya yun. Pero ano bang ginagawa niyo? Bumibili kayo ng bagong phone? Para makagawa ng bagong dami. Kasi natatanong campaign ko, puro phone yung price. So, dumama yung phone ko. So, bagong phone equals bagong dami account. True. Pero ako naman kasi, di ba, sinasabi ko naman, hindi ako nagsisikret. Sinasabi ko yung pangalan ng dami. Olivia. Ay. Parang hindi nga alam eh. Parang minsan hindi mo sinasabi. Ikaw lang siguro yung hindi na lang din napapansin ng iba. Minsan kasi halata na rin, hindi na kailangan sabihin. Kaya nga. Hindi, pero yung sabihin naman yung iba, ako, iba hindi kasi assuming. Parang iba hindi assuming na. Ah, yun lang. Yung ano, minsan yung Kilimentong, medyo matagal bago na ano, kasi parang Kilimentong, ang pangit daw ng name, parang hindi ako. Pero yan. Meron din ako yung parang, sinadya akong yung parang Gmail. Yung pang nana. Ah, wow. Kala sa'yo yun. Okay. Sino si ano? Sino si Twinks? Ay, hindi ako. Hindi, iba at naman na yun. Kasali siya, kalaban niyo siya sa, ano, sa... Siya. Alam kong ibang tao yun kasi, yung flash mo yung name, ay yung ano, yung ad lyrics. Ay, tama, siya pala nakasagot nun. Ewan ko sino yun, ang galing niya nga. Baka nga si Silik. Sige, wag na tayo mag-assume. I-end na natin tong ano natin, podcast. Gusto ko lang malaman kung ano, bukod sa Kumu Games, ano yung parang favorite games niya in general. Pwedeng video game, mobile game, board game, card game, laruan ng feelings, mga ganun. Anong...
Kaya, mag-suggest na lang kayo yun, bukod sa Kumu. Ay, hello. Yung sa akin, yung lagi ko nilalaro, as in, ilang years ka siya nilalaro? 9 years? Kano siyang nilalaro, which is League of Legends. Online game siya. MOBA game siya, multiplayer online battle arena game. Pero yun, yung mga, ganun yung mga game na mga gusto ko. Pero League of Legends lang yung nilalaro ko na gano'n. And sa mobile games naman, nilalaro ko yung mga, ewan ko nung tawag sa mga game na ganito, yung Dragon City, yung magko-collect kayo ng mga characters or creatures, tapos papalakasin niya isa-isa, tapos ilalaban niya sa mga ibang player. May mga ganun din yung mga madalas kong mga games. Dragon City, Future Fight, Marvel Future Fight, yun yung mga ganun. Maganda yung Fight at Future. At true lang, maganda. Hindi ako masyado sa mga mobile games, pero go kay sino pa yung iba? Sa video games, wala akong alam, pero okay na ako sa Jackbox. Sayang nga nung Jack, kaso ang mahal. Certain games ng Jackbox. Speaking of, gusto niya mag-Jackbox. Game. Pagkatas nito. Yeah. Ano ba yan? Kaka-podcast pa lang. Gusto agad laro mo. Ganito ka. Ma-addict. Ako, nilalaro ko Legend of Zelda. May bago ba yun? PC? Ha? PC version? Oo, meron. RPG. Nintendo Switch. Of the Wild Out. Ano all may Nintendo Switch? Ako, ano? Tapos gusto ko yung Mario. Oh. Ay, yung Mario din sa Nintendo Switch. Yun ba? Yeah. O yung classic? Lahat. Natotoo lang lahat ng laro. Asan na, no? Oh, lahat ng laro nilalaro. Candy Crush. Monument Valley. Ganda rin yun. Yung isa yung sobrang hindi talaga siya yung laro na ina-advertise. Ano yun yung sa zombie? Tapos parang 2 days mo nilalaro. Oo. Tapos na yung level. State of Survival. Ayun, State of Survival. Tapos yung COVID fashion din. Parang ano naman yun. Fashion. Ayun yun. About fashion. Magde-design ng mga looks. Okay. Sagot agad na namin gustuhan talaga. Mortal Kombat. Talagang kahit brutal siya. Ewan ko ba rin sa akin yung laro. Tapos sa PC. Ano, ayun yung Diablo. Yun yung una ko talagang natapos na laro talaga. Kasi maganda siya. Maganda yung alga. Maganda yung system itemization. Tapos, sa mga, ano naman, sa Facebook, yan yung ano. Ewan kong nalaro ni Rush, yung Marvel Avengers Alliance. Yung parang Final Fantasy style game, pero Marvel characters. So, enjoy ko yung laro. Tapos, sa card games, sa card games, ano, nilaro din lang yung, ano, Yu-Gi-Oh. Talagang nilaro yung game. Talagang, years kong nilaro talaga yung StarCraft. Ang luma na StarCraft. Yung po. Sa akin, ang mga favorite ko na laro, ano, simulation game. City Building or The Sims, mga ganyan. Or roller coaster, Planet Coaster, mga ganyan. Gusto ko lang nagbubuo ng kung ano. Tapos, ano pa ba? Gusto ko lang din nanonood ng mga reality shows. Kaya yung mga gusto ko laro yung may mga eliminations. Yan lang. So, tingin ko din na natin i-end yung podcast para makapaglaro na tayo ng Jackbox. Sino mag-host? The Fortis. Yung host. So, ayan. Ay, Fortis? Ay, joke. Mag-host ka ba, Fortis? Pwede nga. Mag-OBS ka na, Raz. Gamitin mo na yan. Eh, wala akong OBS. Effective kaya, ba OBS? Kaya share screen na lang ako dito. Kasi di ako makapag-ano OBS. Di ba pag share screen, taga parang OBS. Basta na po, Raz. Okay, i-close muna natin yung podcast. Eh. Ciao! Ganun. Ganda ng branding. Bye! Wait, yung i-end ko muna, nag-start na agad. Wow! Closing muna. Bye-bye, guys. Wait. Okay, guys. Don't forget, guys, to follow yung mga guests natin sa Kumu, si Darkside 26, Jesse the Fresser, Russ with an underscore, Inhinyerong Sabog, at si Fortis92. Siyempre ako, Chikoy Buhoy sa lahat din ng social media accounts. At kung meron kayong masasabi tungkol dito sa podcast natin ngayon, don't forget to tag me sa Twitter at Chikoy Buhoy with the hashtag The Buhoy Podcast, or email me at chikoy@buhoy.com for questions, suggestions, and reactions for today's talk. So, ayun guys, thank you and bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye po.